In our last video tutorial nung ating third day, nag-end po tayo dito sa rights of the folder na pinoprovide natin, like yung read and change for sales user and sales manager. Okay, so merong read only for OPS user and OPS manager. So those things is ito yung tinatawag nating option kung saan yung tamang rights na hindi basta-basta ma-access ng isang user or ng isang group yung mga available folders. So after this, ang next step dapat natin is yung sharing. Okay, sharing ng ating mga folders na yan na kinrate natin papunta sa mga workstation or sa mga computers na kukonekta sa kanya. Okay, tulad nito, no, making stuff easier to find. Most shared drives or map drives are just shared folders that we assign a drive letter to so they easier to find. You'll map your own two main department folder as below. So yun ang ano, kailangan daw natin i-share or i-map as yung sales document folder at saka yung general ops map as zero sa isang workstation. But right now, we don't have available workstation. So mangyayari is we need to install a new workstation, like operating system is Windows 8.1 or Windows 7. But before we start on that, kailangan pa natin i-deploy yung bagong roles na kailangan sa isang server para automatic na mag-communicate yung mga workstation sa ating server. So yun yung tinatawag nating DHCP. Okay. So preparation for sharing folders. We need to prepare pa tong dalawa na to. Number one is yung add roles in GPS DC01, yung ating DHCP server, o yung mas kilala siya dun sa automatic providing of IP address. Okay, then second is yung install a new guest operating system in our VMware 2OS, no? At least dalawang Windows 8.1 ang kailangan nating i-deploy. So to start, mag-add roles muna tayo sa ating GPS-DC01 ng DHCP server. Okay, so I'll just move dun sa ating VMware. Then I need to go dun sa ating GPS-DC01. Okay, so nandito na tayo ngayon sa loob ng aking GPS-DC01. Then I just need to maximize it para mas makita natin yung buong screen. So, let's start, no? To add a new roles, okay, kung makikita nyo, nandito tayo sa dashboard ng server manager. Then, add roles and features. After add roles and features, maglalabas uli ng bagong window kung saan meron lang mga konting tinatawag natin na checklist. Okay, to continue yung mga pag-a-add natin ng roles. So, nabasa naman natin yan before. Let's just continue or press next. Then, second window will be roles-based or features-based installation. Yung second option is remote desktop service installation. So, pipiliin natin is number one because we are on an actual server. Okay, nasa harapan mismo tayo ng server. Hindi tayo naka-remote. Okay, then after that, press next. Then, selecting a server kung saan natin i-install yung bagong roles. Okay, so of course, nasa GPS-DC01 tayo. So, press next lang din. Then, next is selection of roles na i-add natin. So, ang roles na ina-add natin is yung itong DHCP server. So, meron na tayong then after that, no, add roles lang muna. May mga features pa siyang kailangan. So, i-add din natin yan. Add features. So, before, meron na tayong in-add na active directory domain service. Na-install na natin yan. And it's working fine right now, no? Nag-work ng maayos yan. So, next is ngayon yung in-add natin is DHCP server. So, let's just press next. Then, yung menu para sa mga tinatawag natin na features, na yung mga additional features na kinakailangan para mag-work ng maayos yung ating DHCP server. So, let's just press next. Okay, so some notes. You should configure at least one static IP address on this computer. So, nagawa na natin yan. So, ang ating server na DC01 is naka-static siya na 192.168.5.2. Okay. Then, let's continue lang, no? Press next. So, review about the installation. Okay, review lang natin yung mga additional features niya and roles. DHCP server.
remove server administration tools, oh sorry, remote server administration tools, roles administration tools, tsaka DHCP server tools. Then, of course, last is press install. So, install na natin ngayon yung ating DHCP server. Okay, ang kagandahan nitong DHCP server kasi is hindi na natin kinakailangan pang kumuha ng router para mag-provide ng DHCP sa mga naka sa mga server sorry, na sa mga workstation na nire-requires nila ng DHCP. So, kaysa naman i-static pa natin yung mga workstation, it's better to add a new DHCP server na lang sa mismo sa ating ano, sa ating server na DC01 para hindi na tayo mamroblema na mag-configure pa ng static sa mga workstation or we need to add additional router no, para mag-provide ng IP address. So, hintayin lang po natin matapos itong installation. Okay. So, now it's done. So, tapos na installation. Let's just press close. Okay, in every installation ng ating roles, there will be some like messages na mag-a-appear or notification. So, if you check the notification, it's about post-deployment configuration doon ng DHCP. So, we just need to go dito sa left side, no? Sa ibaba, sa ilalim ng dashboard, yung DHCP menu ng after installation. Then, makikita naman natin yung yellow bar kung saan merong notification. Okay, so let's just press more para makita natin yung details. So, sabi niya rito, i-complete na daw natin yung DHCP configuration. Ito yung ating menu. Then, just press complete DHCP configuration. Okay. So, create the following security group. Mag-add siya ng new user like DHCP administrator tsaka DHCP user. Press next. Okay, specify credentials to use to authorize this DHCP. So, yung credentials naman na gagamitin natin is yung same na rin na credentials na ginagamit natin sa domain controller, yung ating administrator. So, wala na tayong i-edit sa use alternative credentials. But if ever may gusto kayong i-add pa na new user, you can apply it here or skip add authorization. But of course, we need a default administrator para isahan na lang ang username na ginagamit. Then after that, commit. So, about the status, no, creating security group run, then may konti tayong fail, yung authorized DHCP server. So, decline nyo lang yan, then close. Okay. So, close na lang din natin itong menu na to. So, we're almost done. Kailangan lang natin i-configure yung mga network natin, yung IP address and network na dapat i-assign natin sa ating DHCP server. So, saan natin gagawin yan? We need to go to tools. Okay. After tools, andyan yung menu ng DHCP. So, let's just press DHCP. Next is, nandito ngayon tayo sa ating DHCP window. Okay. First step, to configure yung ating DHCP server. Okay. Just select yung domain. After selecting the domain, just press right click. Ito meron tayong tinatawag na binding. So, ito yung first step to create yung ating DHCP settings, no? So, add remove binding. Okay. So, kung makikita ninyo, nag-appear dyan yung IP address ng ating server na 192.168.5.2. That's good. At least nag-appear na siya na recognize na. So, make it sure lang na may check ito. Okay. Then, about sa IP version 6, hindi naman natin gagawin yan. Okay. So, nakapokus lang tayo sa configuration ng DHCP on IP version 4. Then, after viewing it, or yung nakita natin na may check naman siya, just press OK. Next step, okay, second step will be, let's move dun sa ating IP version 4. So, IP version 4, we just need to do some configuration also. Right-click, then new scope. Okay, after new scope, just press next. Okay, scope name. So, dito sa scope name natin, it's just adding a name dun sa ating DHCP configuration. So, ang ating DHCP configuration name will be yung ating computer name na rin. GPS-DC01. Then, if you want some description to add, walang problema. But, ano ko lang yan. I just press next.
Okay, configuring settings ng DHCP server. Entering the range of addresses that the scope distributes. Okay, dito sa IP address range, we need to configure yung ano ba yung mga dapat na IP address na binibigay natin sa workstation. So may range dapat tayong kino-configure. So if you remember, we use already some IP address na tulad ng 192.168.5.2.3. Okay? So, maaring in the future kasi mag-add pa tayo ng mga IP address. So, those IP address kasi is ginagamit natin for static. If we're talking about static, so it means manual configuration. Because in some server, no, lalo na sa normal, in every server actually, kailangan natin i-configure ang ating IP address as static or manually. Bakit? Kasi kapag in-add natin yung ating server sa DHCP, maaring magbago-bago yung mga IP address. What if meron tayong specific application na naka-trigger dun sa IP address na yun? So kapag nagbago yun, maaring mag-disconnect yung application and hindi makakonnect yung mga user, hindi nila mapagana. So right now, we're going to assign yung tinatawag nating range na pwedeng gamitin lang ng mga user. Okay, yung mga user lang ang pwedeng gumamit. Server hindi pwede. Okay, so let's just start. IP address 192.168.5.11. So it means from 11 up to 192.168.5.254 yung pinaka end ng ating IP address ng class C na tinatawag natin is mag-end siya sa 254. Okay. So it means from 192.168.5.1 up to 5.10 is hindi pa pwedeng gamitin ng DHCP. Because we're going to assign those IP address sa mga additional pang IP, sa mga additional pang server lang. Okay? So, kung makikita nyo sa configuration settings ng propagate to the DHCP client, ang length niya is 24 or CIDR 24. Then, last is yung subnet mask na 255.255.255.0. Equivalent yan, no? Halos isa lang yan. Length na yan at saka subnet mask. So, let's just press next. Okay. Add exclusion and delay. So, ito yung sinasabi ko kanina. There are times kasi na maaring magamit ng isang server, ng DHCP, yung specific IP address ng isang server. So, pwede tayong maglagay ng tinatawag nating exclusion and delay na hindi pa pwedeng basta-basta gamitin ng server or ng DHCP server natin yung IP address na to, specific. But for now, at least na-explain ko sa inyo yan. In the future, you can use that. No? So, I just press next lang to continue. Because ilan pa lang naman yung available natin na server. So, we're just using 5.2 and 5.3. Okay, so just press next. Okay, pagdating dito sa list duration, we can say na 24 hours, no? So, 24 hours rolling yung ating DHCP server. Or pwedeng gamitin ng user yung kanyang computer para makakonect sa ating na network or DHCP. Then after that, press next. Configuring DHCP option. So, do you want to configure the DHCP option for this scope now? Okay, continue lang natin. Press yes or next. Okay. Default gateway. So, remember, no, if we're going to add a router, ang default gateway, ang trabaho niyan is to, maaring to provide internet. Okay. So, pwede niyong i-apply dito yan para automatic na kapag ang isang user or ang isang workstation is connect sa DHCP server, automatic na i-assign niya itong default gateway na to dun sa user na yon. So, para makapag-connect siya sa internet. But for now, okay, so ang last configuration natin na ginamit sa default gateway is yung ating IP address na 192.168.5.1. Okay? Then, press add. So, meron na tayo niyan. Meron na tayong default gateway. Then, press next. Okay, so next step is domain names and DNS server. If we confirm na yung parent domain is nag-appear na ito, halos wala na rin tayong gagalawin. Okay, so just press continue nyo lang or next. Win server, wala rin naman tayong available win server right now. So press next lang din. Then do you want to activate the scope now? So yes, activate na natin. Press next. Then complete new scope or wizard. You have successfully completed the new scope wizard. Okay, press finish. Done. So, ito na yung ating new scope. So, dito sa menu na to, no, dito rin mag-a-appear lahat ng mga IP address na maaring kumonek sa mga workstation. Or maaring kumonek dito sa ating server ng mga workstation.
Kung makikita nyo, sa address pool, meron tayo yung 192.168.5.11 up to 254. So, some of the IP address later na mag-a-appear din yan dito. Lalo na yung mga kukonek, yung mga bagong user. Okay, so we're done sa DHCP. Next step na natin is yung adding workstation, no? Yung pag-add na tayo ng workstation. But of course, kailangan muna natin mag-install ng new OS or guest operating system sa ating virtual machine. So, first step, how to do that, okay? Just press, siguro maximize muna na, or minimize ko muna itong ating DC01. Okay? Then, para mabilis yung installation ng Windows,